Purihin po ang Panginoon. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na kagaya po nito na tayo po ngayon ay magkakasama at magbubulay ng salita ng ating Panginoon. At ito po yung lugar po ay District 8. Ano po? Ako po si Brother Fernand Silebre sa pamamahala po ng ating pong butihing Pastor Pedro Gundraneos ng District 8. At ako po yung naatasan na mag-handle po ng ating devotion ngayong umaga. Salamat po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. At kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo, Panginoon. At anuman po ang mga bagay na hindi po nakalulugod sa inyong paningin, sa aming mga buhay, kami po inyong linisin at gawing karapat-dapat sa inyong harapan ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Umaasa po kami na sa oras na ito, O Diyos, patuloy po kayong magpapala sa bawat isa po sa amin na inyong mga anak, Panginoon, na patuloy na dumadalangin sa inyo, God. Salamat po. Salamat po sa inyo po lahat ng kapurian sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. At ngayon po ay tayo po ay magbubulay po ng salita ng ating Panginoon. At gusto ko lamang pong basahin o share po sa atin ngayong umaga yung pong salita ng ating Panginoon sa aklat po ng dito po sa Galacia chapter 6 verse 14 to 15. Ito po, Galacia chapter 6 verse 14 to 15, ganito po yung ating mababasa. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. Sa verse 15 po, hindi na mahalaga kung tuli o hindi ang taong ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang mga salita po niya na atin pong pagbubulayan. At gusto ko pong tingnan po natin itong pong sinabi ng ating Panginoon po dito na ang tanging mahalagaan niya ay kung binago na tayo ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung pinagmamalaki po ni Apostol Pablo, yung kanyang pagbabago, yung binago dahil sa kamatayan ng ating Panginoon. Yun po yung kanyang pinagmamalaki, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil anya doon, ay hindi na po naging mahalaga para sa kanya ang mga bagay ng mundo. At ang naging mahalaga na lamang sa kanya ay yung kung ano yung mahalagang bagay na ipinagagawa ng Panginoon para sa kanya. Ngayon po, sa umaga pong ito, ito po yung atin pong tatalakay ngayong umaga. Ano po? Ang tanging mahalaga ay kung tayo po ay binago ng ating Panginoon. Ito po yung atin pong pagbubulayan ngayong umaga. Ano po? Sa aklat po ng ikalawang Korinto, kapitulo 5, talatang 17, ang sabi po doon, ang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang at wala na yung dating mga bagay at narito pawang mga binago na siya, mga binago na ng ating Panginoon. Ano po, sabi po doon, maliwanag po yung binanggit po doon na ang isang na kay Kristo na o ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ano po, sa 5:17 po yun ang ano, ng ikalawang Korinto. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ano po, bagong pagkatao na po ang ipinalit ng Panginoon sa atin. Ano po, tayo mga tumanggap at tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan ay bagong nilalang na po tayo. Amen. Ngayon, dahil bagong nilalang na po tayo, alam niyo po ba mayroon, hindi po tumigil ang Panginoon ng pagpapaalala po sa atin. Ano po, dahil tayo po ay bago ng nilalang, ang Panginoon po ay nagbibigay pa rin po siya ng mga babala, paalaala sa atin, na mga bagong nilalang, na mga bagong mga Kristiyano. Ano po? Ano po yung sabi po sa unang Korinto, kapitulo 15, talatang 57? Babasahin ko lang po itong unang Korinto, ano po? Kapitulo 15 po. Ang talata po ay 58. Ganito po yung ating mababasa. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag na, sabi dito, huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi mawawala ng o hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
Ito po yung isa pang talata po na maaari po natin gamitin para malaman po natin na ang Panginoon ay nagpapaalaala po siya doon po sa mga binago na ng Panginoon. Ano po? Ang mga talata pong ito, hindi po ito para po doon sa mga hindi Kristiyano. Para po ito sa mga Kristiyano. Ano po? Kaya po ang mga Kristiyano ay talaga pong nakatutuwa po ang Panginoon. Ano po? Sa mga Kristiyano, sa bawat isa po sa atin, na tayong mga tumanggap, tayong mga kumilala, tayong mga binago ng ating Panginoon, ay nandun pa rin po yung salita ng ating Panginoon na laging umaalalay po sa atin. Ano po? Kaya po yung kagandahang ginagawa ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi ba ang Panginoon ay nagwalang bahala na po siya doon sa langit, naghalukip-kip na siya at tayo pabayaan na lamang tayo kasi tayo Kristiyano na, tayo mga matatatag na, tayo mga ano na, mga malalawak na tayo, ano po? Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon, kundi ang Panginoon pa rin po ay nagbibigay pa rin po siya ng mga salita po niya para maging guide po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Nandyan po yung mga salita ng Diyos para po tayo ay maalalayan po niya dahil po tayo ay nabubuhay po tayo dito po sa mundo, ano po? Na kung saan po, hindi pa po tayo inaalis ng Panginoon dito sa mundo. Mundo na kung saan po, talaga pong laghana po yung karahasan, laghana po yung mga panghihikayat, yung malakas na paghatak ng sanglibutan, ano po, para po tayo ilayo sa ating Panginoon, ano po. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, ang diablo ay aali-aligid, ano po, sa unang Pedro, o ikalawa Pedro po yun, 5:8 po, na umaali-aligid po yung diablo at nagaharap ng masisila. Hindi po siya aali-aligid po doon sa mga hindi mananampalataya. Ang inaaligid-aligidan po niya ay yung po mga mananampalataya. Ano po? At kaya po, ano ang sabi ng Panginoon po dito? Dito po sa ating binasa. Sa 58 po, chapter 15 ng unang Korinto. Sabi po doon, kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo sa at huwag matitinag. Amen. Huwag anya tayong matitinag. Magpakatatag po tayo. Huwag tayong matitinag. Talaga pong ano, talaga pong ang diablo po ay talagang, sabi nga po, ay siya ay aali-aligid na. Talagang kumahanap siya ng masisila. At kung tayo po ay mahuna, ano po, kung tayo po ay, ika nga po ay, pag-ganun-ganun lang yung ating paglilingkod, parang tayo lang po ay paisi-isi lang, ano po. At, hindi tayo, ika nga po tayo ay hindi nag-pray, hindi tayo masyadong dumadalo sa mga gawain. Ibig sabihin, tayo po ay malalay po tayo sa mga gawain ng ating Panginoon, ay malamang na tayo po ay madaya ni Satanas. Ano po? Iniisip natin na tayo ay tumanggap na sa Panginoon, na tayo ay ligtas na, tayo ay nasa piling na ng Panginoon, o na tayo ay nasa kalooban na ng Panginoon. Ano po? Ayun, yun po yung hindi po natin maaaring maipagmalaki yung ating mga sariling mga buhay na kung saan po iniisip natin na tayo po ay matatag na, ano po, malalakas na, ligtas na, ano po. Ang Panginoon, kung pag-aaralan po natin, bakit ba siya ay nagpapaalaala pa sa mga mananampalataya? Bakit ba siya ay nagbibigay pa ng mga babala sa mga mananampalataya? Kung talagang tayo ay matatag, kung talagang tayo ay ito na, naka-safe na safe na tayo, ano po? Bakit kinakailangan pa tayong paalalahanan? Bakit kinakailangan pa tayong bigyan ng mga babala ng ating Panginoon? Ibig po sabihin, kailangan pa rin po natin na talagang tayo po ay i-guide ng ating Panginoon. Amen. Bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos, kailangan po natin na talagang tayo po ay manampalataya. Kailangan po natin ng guide ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi tayo dapat aasa sa sarili nating kapangyarihan. Hindi tayo dapat umasa doon sa sarili nating kakayanan at karunungan. Ano po? Kailangan umasa po tayo sa magagawa ng ating Panginoon, sa magagawa ng makapangyarihang Panginoon sa buhay po natin. At tanda po natin, hindi po tumitigil ang Panginoon para hindi po tayo pagkalooban ng kanyang mga salita. Ano po? Lagi pong nandyan ang ating Panginoon at lagi pong handa po siyang magkaloob po sa atin ng kanyang mga salita na magiging guide po natin sa ating buhay, sa araw-araw na pamumuhay po natin. Amen. Tinapa po natin po ito. Tinatalaki po natin ito pong bagay na ito, itong paalaala ng ating Panginoon. Bakit kinakailangan pa tayong paalalahanan ng ating Panginoon? Ano po? Ito po sa aklat pa po ng ikalawang Pedro, kapitulo 3. Ito po, may share ko lang po itong mga talatang ito. Ano po?
Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 17. Ayan, thank you po. 3:17. Sabi po dito ay ganito. 2 Peter chapter 3 verse 17. Sabi po dito ay ganito. Ngayong ito'y alam na, teka, malabo mata. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayong matitinag sa inyong mabubuting kalalagayan. Ito pa po yung isa pong talata na nagsasabi po na tayo ay, ano po sabi po dito? Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat. Amen. Bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ito pa po yung salita ng Diyos sa atin na nagsasabing tayo ay mag-ingat. Ano po? Saan ba tayo mag-iingat? Bakit kinakailangan tayo mag-iingat? Ito nga po. Tayo po bilang mga lingkod, bilang mga mananampalataya, ay mayroon po tayong ginagalawang mundo na kung saan po ay napakalakas nga po ng hatak. Ano po? Ito, mayroong mga ano, mayroong sabi po diyan, may mga sabi po dito sa talata nating binasa, ay mayroong mga taong ang hangarin ay mailigaw lang tayo, ano po? At gumagamit sila ng pangangaral din ng salita ng ating Panginoon. Ano po yung sabi po ng Panginoon, ng salita ng ating Panginoon? Sa mga huling panahon, darating anya yung mga ano, mga bulaang mga tagapangaral at magtuturo din po sila. Ang ituturo po nila ay ang salita ng ating Panginoon. Ano po? Ngayon may binanggit po ang ating Panginoon, ang sabi ay susuriin anya natin yung mga espiritu na papahayag kung ang kanilang pagpapahayag na iyon ay sa Panginoon, ano po? Oh, ginagamit nila yung salita ng ating Panginoon. At ano po sabi? Ililigaw ang mga tao. Oh, tingnan po natin ano po. Ang sabi po dito, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Walang sinusunod na batas, ano po? Ibig sabihin, yung pong mga sarili po nila, yung kanila pong ipinagmamalaki, yung karunungan na mula sa kanilang mga sarili, ang kanilang ipinagmamalaki, ano po? Mahuhusayaan sila, magagaling sila, ito po yung kanilang ginagamit na pamantayan para po ipandaya sa mga tao. Ano po? At alam po naman natin, ano po, napakarami po talagang mga tao ang talagang naililigaw ng maraming mga nangangaral at magtuturo. Mayroong mga mangangaral at sasabihin nilang sila ang Panginoon. Ano po? Mayroong ganyan po. Nangangaral na sila yung sinugo. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon, kahit yung mga anghel ang bumaba dito sa lupa at magsabi ng salita na iba doon sa mga ipinangaral na ng ating Panginoon. Oh, kahit nga sina Pablo, pag sabi nila kapag sila inangaral at magturo ng iba doon sa mga itinuro ng ating Panginoon, eh ano sabi po nila? Ay itakwilin nyo kami. Ano po? Kung iba yung kanila ipinangaral. Ano po? Itakwil daw po. Ibig sabihin po, talaga pong nandun po yung matinding pag-iingat na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Bilang tayo ng mga Kristiyano, bilang tayo mga anak ng Diyos, pinapag-iingat po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ating naririnig, ano po? Lalo na po doon sa mga ating mga kapatid na mga baguhan pa lang po na sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang paalaala ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay suriin anya po natin ang mga nagtuturo, ano po, mga pinangangaral po nila. Dahil sa panahon po natin ngayon, ay talagang marami po yung mga lalabas na mga magtuturo at ililigaw ang marami. Kagaya nga po sabi po dito, sila'y magpapanggap na sila'y mga lingkod ng ating Panginoon, pero doon sa kanilang loob ay mga lubong maninila. Nakalulungkot po, dahil sa panahon po natin ngayon, ay talaga pong nandito na po, ito pong mga bulaang mga tagapagturong ito. Ano po? At maraming mga silang mga ililigaw, ang sabi po ng Banal na Kasulatan. Ngayon po, ito po yung isang bagay na gusto ko pong tingnan po natin, ano po. Sa atin pong paglilingkod bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, napakahalaga po itong mga salita ng ating Panginoon
na nagtuturo po sa atin, na nagbibigay po sa atin ng mga paalaala, ng mga babala. Ano po? Tinagpa po natin yung isang bagay po. Sa aklat po ng unang Pedro po, Kapitulo 5, talatang 10. Tinan po natin. Unang Pedro, Kapitulo 5, talata po ay 10. Sabi po dito ganito. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. At isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Amen. Napakagandang bagay po itong sinabi po dito ng ating Panginoon, na sinabi po dito pagkatapos niya ng ating pagtitiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa atin ano po ng kagalingan at katatagan at lakas ng loob. Ano po? Yan po, napakagandang paalala po ito ng ating Panginoon. Kaya sa ating Panginoon, sa Kanya lang po natin matatagpuan po itong mga bagay na ito. Siya po yung makapangyarihan Panginoon po natin na pinanggagalingan ng kagalingan, na siya po ay nagbibigay ng kagalingan po sa atin. Ano po? Ano bang uri ng kagalingan yung kailangan po natin? May mga pagkakataon na tayo po ay nakakaranas po tayo ng iba't ibang karamdaman doon po sa ating pagkatao, sa ating loob, ano po? Karamdamang pisikal, karamdamang espiritual, ano po? Ang tanging makapagkakaloob lamang ng kagalingan po ay ang ating Panginoon. Kung tayo po ay mayroong problema doon po sa ating mga pisikal o may karamdaman po tayo, ang Panginoon po ay maaari po natin siyang lapitan para po tayo ay bigyan ng kagalingan, para po tayo ipagalingin, ano po? Tayo po ay nandito pa rin po tayo sa ating physical na pangangatawan na lagi pong may kasiraan po. Laging nakakaranas tayo ng karamdaman, lagi tayong nakakaranas po ng sakit sa ating buong katawan. Ano po? Ang Panginoon po ay makapangyarihan na kapag sinabi niya, ay kanya pong ginagawa. Kasi po tinan po niyo, mayroon pong binanggit po sa aklat po ng Mateo 21-22, may binanggit po doon, anuman anya ang hihingi natin sa panalagi na may pananampalataya ay ating tatanggapin. Amen. Kung tayo daw po ay mayroong mga pangailangan, ano sabi po doon? Humingi tayo sa pamamagitan ng panalangin, mayroong pananampalataya at tatanggapin po natin kahit ano po yun. Amen. Kaya yung mga bagay na yan sa atin, kung kailangan po ng kagalingan ng ating pisikal, kung kailangan ng kagalingan ng ating mga kaluluwa o ng ating mga espirito, ang Diyos po ay sapat para hingan po natin ng katugunan doon sa mga pangailangan po natin iyon. Amen. Sa mga mananampalataya, ito po yung ipinapangako ng ating Panginoon. Ano po? Ito po yung mga paalaala ng Diyos sa atin na kung tayo ay nakakaranas po tayo ng ganoon, huwag po tayong mawalan ng ano, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ano po? Kung tayo nakakaranas ng mga para bang tayo po ay nag-aalanganin, nag-aalala po tayo, nakakaranas po tayo ng ganitong mga bagay sa buhay po natin, ang Diyos po ay ano, makapangyarihan po siya, lagi po siyang handang tumulong po sa atin. Amen. Kung tayo po ay nag-aalilangan, may salita ang ating Panginoon na huwag tayong mawalan ng pag-asa, na huwag tayong mawalan ng pag-aalilangan sa ating Panginoon. Dahil siya po ay makapangyarihang Panginoon na lagi pong sapat po siya na nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ano man po yung ating pangangailangan, ipagkakaloob po yun ng ating Panginoon dahil nangako po siya ng napakasaganang pagpapala sa mga taong naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. Ano pa po yung sabi po doon? Bibigyan po tayo ng sabi doon, siya yung pinagmumula ng kagalingan at nagbibigay sa inyo ng kagalingan at katatagan. Ano po? Yun po yung isang binanggit pa po doon, yung katatagan. Patatatagin po niya po tayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Napakahalaga po yun sa atin na maging matatag po tayo. Dahil alam po naman natin na talagang pilit tayong igigiba ng kaaway para ilayo po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pilit na gagawa ng paraan ng kaaway para tayo ay igupo sa ating mga paglilingkod. Itigil yung ating ginagawang paglilingkod, ano po, inong plano ng kaaway. Pero, ano po sabi po, hihingi natin
Hingin natin sa ating Panginoon yung katatagan at ibibigay yun ng ating Panginoon. Sinabi po doon sa una po nating binasa na sabi po doon, ang tanging mahalaga sa kanya ay yung binago siya ng ating Panginoon. Ano po? Sabi ni Apostol Pablo doon po sa ating binasa kanina sa Galacia chapter 6 verse 14 to 15. Kanyo, yung bandang huli po, sabi doon, hindi na mahalaga kung tuli o hindi ang tao, ang isa na po, isang tao. Ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos. Ano po? Kung binago na tayo ng Panginoon. Tayo po mga binago ng ating Panginoon, ito po yung sabi po dito ng ating Panginoon, ay binibigyan po tayo ng ano po, ng kagalingan, binibigyan po tayo ng katatagan, ano po. Kaya napakalaki po ng benepisyo na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Napakagandang bagay po yung laging ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Napakahalaga po itong binanggit po niya. Binibigyan tayo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, ano po. Kung mahina po yung loob po natin, ito po yung ginagawa ng Panginoon. Binibigyan po tayo ng lakas ng loob. Parang kung ating po pag-aaral, nasa Panginoon ang lahat ng mga pangailangan po natin sa ating paglilingkod. Ang Diyos na talaga yung magbibigay ng lahat-lahat ng mga kailangan po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung kailangan natin ng kagalingan, ibinibigay ng Panginoon. Kung kailangan natin maging matatag, ang Diyos ang pagmumulan po noon. Kung kailangan po natin ng lakas ng loob, ang Diyos po ang magbibigay po noon. Wala po tayong kakayanan sa ating mga sarili na i-provide yung mga bagay na iyan sa ating buhay. Ang Diyos lamang po ang magkakaloob nito sa atin. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at ngayon po umaga ay ito po yung napakahalagang bagay na gustong pong iwan po sa atin ngayong umagang ito. Ang Diyos po ay napaka makapangyarihang Panginoon. Handa po siyang magkaloob sa atin ng ating mga pangangailangan habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. May binanggit ang ating Panginoon na sa ating paglilingkod, ano po, siya po ay lalagi po sa atin, sasamahan po niya tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa ating paglilingkod, ano po, kapag tayo naglilingkod, ano po, para ba kumbaga sa ano po, sa isang isusugo sa labanan, ang sabi pang nangako ang ating Panginoon na hindi po niya tayo iiwan, na hindi po niya tayo pababayaan. Yung mga salita pong iyon ay para po yan doon sa mga isinusugo ng Panginoon sa labanan, ano po. Tayo po na nandito sa mundo, tayo mga mananampalataya, tayo po ay nasa area po tayo ng labanan, ano po, mga kapatid. Sa buong buhay, ito pong buong buhay po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, nasa lugar po tayo ng labanan, ano po. Mula nung tayo ay kumilala, mula nung tayo ay maglingkod sa Panginoon, tumanggap tayo sa Panginoon, talagang nailagay na po tayo ng Panginoon doon sa talagang buhay po natin, na kung saan po ay talagang tayo po ay nasa field ng labanan, nasa lugar po tayo ng labanan. Amen. O, tingnan po natin. Kaya po kapag po tayo, halimbawa tayo po ay nasa mga pagsubok, ano po, dumadaan talaga po tayo sa mga pagsubok. Ito po talaga ay dinadaanan po talaga po natin bilang mga binago ng ating Panginoon, mga pinili, mga tinawag ng ating Panginoon, mga lingkod ng ating Panginoon. Tayo po ay minabuti ng Panginoon na ilagay tayo doon sa ganoong sitwasyon ng buhay po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ang dumaan po tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay po natin. Alam po ba ninyo, ito po yung paraan ng Panginoon para po tayo ipatatagin, para po tayo ipatibayin, palakasin ang loob, ano po, yung pagdaan po natin sa mga pagsubok. Mga kapatid, huwag po tayong magtataka. Sabi po kasi ng Panginoon na kung tayo anya ay dumadaan sa mga pagsubok, ano po, huwag tayong mawalan ng loob, ano po. Ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoon sa atin para po tayo ipatibayin, patatagin, at panalisayin yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, yan po yung gusto ng Panginoon po sa atin bilang mga lingkod, bilang mga mananampalataya. Gusto po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na tayong pagkalooban ng mga salita po niya na makapagbibigay po sa atin ng hamon at kalakasan sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pag may pagsubok sa buhay po natin, ay pag natapos po yan, ay humanda po ulit tayo sa susunod. Ano po? Ito po yung buhay po natin. Huwag po nating sabihin, bakit puro pagsubok na lang ang buhay po sa buhay ko? Bakit puro na lang hirap? Bakit puro na lang pagsubok? Ano po? Alam niyo po, hindi po matatapos sa buhay po natin ang pagsubok. Habang nandito po tayo sa mundong ito, ay naroon pa rin po tayo sa mga pagsubok. Kasi po ang pagsubok na dumadaan po sa atin ay ibang parang serye-serye, ano po, mga serye ng mga pagsubok dumadaan sa buhay po natin. Ang ibig po sabihin ng mga serye ng pagsubok, ay kapag natapos po ang isang pagsubok sa iyong buhay,
ay mag-ready ka na uli sa susunod dahil mayroon po uling pagsubok na dadating. Amen. Bakit po? Eh kasi po ito pong mismo ay ito pong mismong mundo ay pag ito po ay mundo ng pagsubok. Amen. Nasa mundo po tayo na pagsubok. Amen. Pero ginagamit po ng Panginoon para po tayo ay maging matibay, maging matatag at maging malakas po tayo, maging malago po tayo. Kaya po tayo dumadaan po diyan. Amen. Napakaganda po sapagkat ang Panginoon po ay talagang hindi po siya tumitigil, naghahalukip-kip siya doon sa langit at pinanunood na lang po niya tayo. Hindi po siya ganoon. Kundi siya po ay nagsusupply. Habang siya nandun sa langit, siya po ay nakamasid sa atin at isinusupply po niya sa atin kung ano yung ating mga pangangailangan sa buhay po natin. Pangangailangang espiritual, pangangailangang material, physical, isinusupply po yan ng ating Panginoon. Dahil bakit po? Tayo'y mga binago niya, tayo'y mga pinili, tinawag po niya bilang kanyang mga lingkod. Amen. Salamat po sa Panginoon. At ito po yung gusto ko pong iwan po sa ating ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon. At nawa po ay tayo po ay nabigyan po tayo ng mga babala, paalaala ng ating Panginoon na napakahalagang bagay na gawin po natin, yung mga bagay na kung ano po yung tungkulin po natin para sa Panginoon. Ano po? Bilang mga lingkod, bilang mga binago ng ating Panginoon, ang layunin na po natin ngayon ay mapaluguran ang ating Panginoon. Amen. Mabigyan ng kasiyahan at kagalakan ng ating Panginoon. Iyan na po tayo. Iyan na po yung buhay po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. At sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, iyon po yung ating gagamitin kasangkapan para mabigyan po natin ang kaluguran ng ating Panginoon. Kung binigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan ng tagapagturo, tagapagpaawit o ano pa mang mga gawain ng Panginoon na ibinigay po sa atin, maging kasangkapan po natin para po mabigyan po natin ng kaluguran at parangal ang ating Panginoon. Gamitin po natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon yung ating mga buhay na binago ng ating Panginoon. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa mga kapatid po natin. At nawa po sa umaga pong ito ay tayo po ay napagpala ng mga salita ng ating Panginoon. Salamat po sa atin pong kapatid Bernadette Abuan, Mark Rivera, pakarami po mga kapatid. Hindi ko na po may isa-isa. At sa labang bagay po yung atin pong masasabi, pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Nawa po ay matanggap po natin ngayong umaga sa maghapong ito ang pagpapala, biyaya at bendisyon ng ating Panginoon. Salamat po at hanggang sa susunod na mga pagkakataon po muli sa tuwing umaga po, patuloy po nating suportahan ang ating pong debosyon ito sa pangumaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y malalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa iyong kapangyarihan, sa inyo pong pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pagbabagong ginawa po ninyo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pagpapalago sa amin, sa patuloy po ninyong pagbibigay sa amin ng kalakasan, katatagan, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyo, Panginoon. Dadalangin ko po ang lahat po ng aking mga kapatid po ngayon na ngayon po ay kasama po namin sa aming pong pagbubulay na ito ng inyong mga salita. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa po na nakikinig po ngayon, nanonood. Sino man po sila, Panginoon, saan man pong panig ng daigdig po sila nando doon, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpapalain, Panginoon. Salamat po. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang inyong banal na mga salita, Panginoon, ay naging napakalaking pag-asa ng aming mga buhay, Panginoon. Napakalaking biyaya para po sa amin na patuloy na kami po ay napapaalalahanan ng inyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang aming mga kapatid na nandun po sa ibang bansa, Panginoon, na kinakasangkapan po ninyo para sa ebanghelyo na maibahagi sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon, ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, salamat po at kinakasangkapan po ninyo ang aming mga kapatiran, Panginoon, sa aming pong organisasyong ito, Panginoon, na ginagamit at kinakasangkapan po ninyo at nandun po sila sa ibang bansa, Panginoon, para gamitin po ninyo para ang mga tao po na nandoon sa iba't ibang panig ng daigdig ay maabot ng inyong mga salita. Salamat po. At kaming lahat na inyong mga kapatid po na ngayon po ay magkakasama sa pagbubulay ng inyong mga salita, inihingi ko po, Panginoon, ang patuloy po ninyong pag-iingat, ang patuloy po ninyong pagbibigay sa amin ng proteksyon, Panginoon, laban sa mga lumalaganap na karamdaman, sakit, sa mga panahong ito, Panginoon, ang biyaya niyo po at pagpapala ang siya po ninyong ipagkakalob sa inyo, mga anak, Panginoon.
ang aming po mga kapatid ngayon na nakararanas, Panginoon, ng mga karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus o Diyos, amin pong hinihingi ang kagalingan para po sa kanila, Panginoon. Sino man po sila, Panginoon, sila man po ay mayroong mga sakit sa puso, sakit sa isip, Panginoon, sakit sa buong katawan, Panginoon, iba't ibang mga karamdaman, Panginoon. Lord, pagagalingin niyo po sila, Panginoon, dahil kayo po ay nagsabi, kayo po ay pinanggagalingan ng kagalingan ng aming mga pisikal na pangatawan, mga espiritual, Panginoon, kayo po yung pinanggagalingan ng kagalingan. Kaya po, salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po at umaasa po kami na ngayong umaga na pagpala po niyo ang bahagya po sa amin. Salamat po. Salamat po sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. At ngayon po umaga ay tapos na po tayo at nawa po pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Salamat po.